Good day everyone, I'm Darwin and welcome to Dwayne Tutorial TV. Bilang isang HR practitioner, is tuturuan ko kayo kung paano kinocompute ang SSS maternity benefit at SSS sickness benefit. So please watch this video till the end. Una, titingnan po natin yung SSS contribution table, latest po yung 2021. So ito na po yun. Ito na po. So magbibigay tayo ng isang example. Example natin is ever na yung binabayaran natin na SSS contribution, yung sa deduction ng payslip natin is nasa bracket, yung basic salary natin is 10,000. So ang dinideduct ni employer sa atin, yung employee share is 450. So si employer is magka-counterpart ito, 850. So a total ng remittance natin is 1,310, kasi magpa-plus po siya ng 10 pesos para EC, employee compensation po. Punta po tayo sa example ko po. Example, unahin natin is sickness benefits. For example, na-combine kayo ng December 15, 2020 till February 12, 2021. So ang pagkukumpan o kinocompute, kailangan natin makuha po yun six months semester of contingency. So magbibilang po tayo ng 6 months backward. For example, December 15, 2020. So bibilangan natin December 2020, 6 months backward. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So June po tayo mag-umpisa. So kukunin po natin yung 6 highest remittances po natin. For example, ang given dito is itong 1,310 at saka may 1,440 at may 1,375. So 6 highest payment is, isa na dito is 1,144. So ang 1,144 base sa SSS table contribution, ang salary bracket niya is 11,000. 11,000. So ang salary credit niya is 11,000. Ang 1,375 naman, kung tingnan natin sa contribution, ang salary credits niya is 10,500. So i-separate natin 10,500, 1 second is 1,440, ang salary credit is 11,000, 2, and then wala nang ibang highest kundi 1,310 na lang. So yun, kuha tayo ng 4, 10,000. Then i-total po natin siya is 61,500. Ito po yun. So ito na, dito na tayo, 61,500 divided by 180 is given na po, standard na po ni SSS. So pag makuha na po natin yung total monthly credits, i-divide natin yung 180. Ito po yung formula niya.
So 61,500 divided 180, average daily salary credit is 341.67. So multiply na by 90% standard rate din po ni SSS. Ganito lang po yung formula. Pwede niyo po kopyahin at kunin para masundan niyo po. 341.67 times 90% equals 307.50. Then, i-multiply natin kung ilang days i-approve ni SSS yung sickness benefits natin. Kasi, may sariling doctor din si SSS na mag-assist sa atin. Kung makakaya natin ng ganito na days, 60 days, kung mabibigyan na ba tayo ng fit to work ng ating physician. So, ito, si example is 60 days ang binigay ni SSS. So, 307.50 times 60. So, ang babayaran ni SSS sa atin is 18,450. Si SSS po yung mag-shoulder niyan. So, if ever may difference between sa kung mag per day tayo sa company natin is 366.51 yung per day payment natin kasi nagmamantli tayo ng 10,000. Subukan. So if ever 10,000 times 12, paano ganito po magkuha ng per day na rate times 12 divide 313 given by Department of Labor. So 383.38 po yung per day natin. Kunin po natin yung difference na binigay ni SSS is 307.5. Then, ang dapat sinasahod natin per day is 383.38. So, may difference na 75.88 pesos. So, i-multiply din natin yan ng 60. So, equals 4,552.80. So, si company po ang magso-shoulder ng difference. So, a total of 23,002.80. So, ganyan lang po yun sa sickness. Then, punta tayo sa maternity. Sa maternity naman, is same process pa rin. So, kukunin pa rin natin yung 6-month semester of contingency. If ever magdi-delivery ka ng January 10, 2021, mag-account naman tayo backward 6 months. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, June naman tayo mag-start na maghahanap ng 6 highest contribution payments. So, dito sa given example, is meron tayong 1,375, meron tayong 1,440, and 1,310. So, kukunin natin yung 1,440 dahil siyang mataas, then 1,375 second, the rest is 1,310 na ang salary credit is 10,000 based sa example natin. A total of 61,500 pa rin. So, dito tayo, punta tayo sa formula. So, total monthly credit is 61,500 divided by 180 given by SSS. Standard ni SSS po yan. Same po dito sa sickness. Divided by 180, daily maternity allowance niya is 341.67. Multiply by, if normal, 105 days. Cesarean is 105 days.
Masquerade 60 days. So dito po is kukumpute natin 341.67 multiplied by days given by SSS, if normal 105, cesarean 105. So may makukuha tayo from SSS 35,875. If ever kung si employer is mag-share also, so ganun pa rin ang gagawin natin. Example dito, kukunin din natin yung difference. Si company magbibigay ng yung daily rate mo is 383. Daily rate mo is 383. Then ang binigay ni SSS per day is 341.67. Ang difference po na 41.71 is si employer po ang magsho-shoulder base po sa base po ni Department of Labor. So 41.71 i-multiply din natin sa 105 days. Meron masyo-shoulder si company na 4,379.55. Total na matatanggap mo is ito po, 31,000, ay hindi po, parang minus, plus is 40,254.55.